tips para maging matibay ang iyong AC evaporator. Pag nakabili ka ng AC evaporator ng iyong sasakyan, at ito ay imitation ko rin, kung pag tinatawag na China, normally hindi ko matibay yan. Bigyan kita ng tip para ito ay mapakinabangan mo ng mahabang panahon. Meron ako ditong dalawang AC evaporator. Isang imitation at isang original. So, ito yung original. Ang caterpillar talaga to. Ayan, nakita nyo naman ang tsura. Gutay-gutay na siya. Pero nakita nyo naman, buo pa rin. Di ba? So, ito, kahit referen ko, hindi na rin ito ikakabit ng aming mga AC technician dahil kita nyo, gutay-gutay na. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yan para kahuyin yung ibang parts niya. Now, itong AC evaporator naman na isa na ito is na tinatawag kong, na sinasabi kong imitation. Ang ginawa ko rito para tumibay, nilagyan ko siya ng brace, mga boss. Kung mapapansin nyo kasi, parang kailan lang ito ikinabit sa unit eh. Tapos, ibinalik na rito sa akin dahil may butas. Nung dumating ito sa akin, kakalug-kalug ko, boss, sa kanyang casing ito. Kung bracket niya, ito, kakalug-kalug yan. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng brace para tumibay. Tsaka brace pa rin dito. Ayan. Tsaka ito, nilagyan ko siya ng, pinagdagan ko yung hinang ng mga kanto niya. Ayan. Pati dito sa mga tubo, nilagyan ko yan. Kasi yan yung mostly na hindi 0-0 yung distance. Kaya kumakalog. Ayan, pinakapit ko siya dyan. Same time, matibay na siya ngayon. Ayan. Tested and proven na ito, boss, itong ibinibigay ko sa inyong tips. Kasi simula nang mag-welding ako noon, nilalagyan ko ng mga bracing na ganito, hindi na nagsisira yung mga evaporator na nabibili nila. Siguro mga isang taon na mahigit ginawa ko itong paglalagay ng extra welding sa bawat unit ng evaporator na bago na binibili nila. Napansin nila na kapag itinabit nila yung mga bagong evaporator na hindi na papawildingan sa akin, eh buwan lang sira na. Minsan nga linggo lang eh, lalo na ito heavy equipment, maliglig doon sa site. Dito ang damage na nila, ito tumatama dyan, itong area na to. Nahihiwa, nagkakrak itong tubo na yan, yan dito. Yan, mga tubo na yan. Kasi kaka-vibrate, matakin mo, araw-araw ba naman ginagamit yung unit, nahihiwa nila yan. Oh. Kasi kumakalog to eh. Kalog to, tsaka itong tubo, kumahataw sa tubo. So, nagka-crack yan. Yun ang epekto kapag hindi nyo pina-weldingan. Kaya ito, nakalusot lang to eh. Hindi na-weldingan. Kaya bumalik sa akin. So ngayon nilagyan ko siya, pero yung mga na-weldingan ko na, nalagyan ko na ng brace na ganito, extra brace yan, mga extra welding na yan. So far mga isang taon mahigit na lahat ng nilagyan ko ng brace, wala pa akong back job. O, diba? So kahit pa paano, i-share ko rin sa inyo. So ang gawin nyo, dalhin nyo siya sa AC technician, tapos bago nyo ipakabit, ipawelding nyo. Pawelding nyo ng ganito para makasigurado kayo na tatagal. Okay? At after, itong importante, after na mapawelding nyo, patesting nyo siya sa tab na ganito. Dahil sigurado ko na initan yun, maaaring may bubagsak na welding na dati. So ito ang magiging dahilan ng butas. Ngayon ko, pag sinabi ng mga AC technician sa inyo na wala silang tap na testing na ganito,
Pwede naman yung sa pressure gauge. The pressure gauge nila na. Ang itsura nun is parang ganito. Okay? Yung may alambre rito na nakatayo. Yun yung pressure gauge. Pag pinanghina nila, pinasukan nila ng hangin dyan, ma-determine nila kapag may leak, pag bumaba yung indicator gauge dito, yung kamay ng gauge, pag bumaba, may butas yun. Pero kapag nananatili yan na up to normal, in minutes nila inoobserbahan yun. Kapag hindi nagbago yung kamay, walang butas yung mga ito. Okay, perfect yung pagkakahinan nila sa inyo. Yung aking tips naman is, nasa inyo.